Hello mga kapatid, kumusta po kayo? At magandang araw po sa inyong lahat. At welcome back po sa aking YouTube channel. Ako po si Winston. At kayo po ngayon ay nanonood ng Manila TV. Sa video nito, pag-uusapan natin ay ang tungkol sa mga kapwa natin na seaman, lalo-lalo na po sa mga bagong seaman na first time pa lang magbabarko sa labas ng bansa. Ano-ano ba ang mga dapat nating ilagay sa ating maleta pag tayo ay sasakay ng barko? Ilang maleta ba ang dapat nating dalhin? At kung ilang kilo ba ang required sa mga airport para sa ating mga maleta? So mga sir, samahan niyo akong pag-usapan ng topic na ito. Let's go! So mga sir, nandito po ako ngayon sa Orchid Garden Suite Hotel at nandito ako para ipakita sa inyo kung ilang maleta ba ang lagi kong dinadala pag ako'y sumasakay ng barko. So sir, samahan niyo ako sa loob. Ayan sir, nandito po tayo sa bedroom kung saan ako ay naka-stay dito sa Orchid Garden Suite Hotel. Ayan sir, at ito po ang aking luggage bag or maleta. Ayan mga sir. Pwede po tayo magdala ng dalawang malaking maleta or luggage bag kapag tayo ay mag-check-in sa airport papunta sa ibang bansa bago tayo sumakay ng barko. At bukod doon, meron pa tayong maliit na bag para sa ating hand carry. Pwede namang trolley or pwede rin backpack, lagay ng mga documents at reserbang damit or pantalon. Kung sakaling hindi nasa mangyari, madumihan ng ating damit, dapat meron tayong dalang extra damit or pantalon or brief. Basta personal things mga sir, pwede natin ilagay sa ating hand carry. At yun nga po, palagi ako nagdadala ng dalawang maleta. Bakit mga sir? Dahil kadalasan, sa hindi nasa ang pangyayari, huwag naman sana, may pangyayari na mawala ang ating mga maleta. So, mawala man ng isa, at least, meron pa tayong isang maleta na madadala natin pag tayo ay pakit na ng barko. Tama! Tama! Ano-ano ba ang laman ng maleta na ito, sir? Tara, silipin nyo, silipin natin. O, samahan nyo akong silipin ito, mga sir. Tara, mga sir, silipin natin ang laman ng aking maleta. Samahan nyo ako at magsana kayong umalis. Bahala ka sa buhay mo! So ayan sir, ang laman ng aking maleta. Isa-isahin natin ilalabas yan mga sir. Lagi nagdadala ko ng mga pambahay na damit at mga damit na pangalis o pamparty, kasi minsan may party sa barko, dapat eh presentable naman tayo kahit paano, kaya dapat nagdadala tayo ng mga pambahay at mga magagandang damit para pamporma kapag tayo nasa barko o may party sa barko mga sir. Ano na po ang laman ng aking maleta bukod sa mga damit na pambahay at pangalis? Meron din ako dito mga personal na gamit o yung mga binili namin ni Mrs. nung bago kami bago ako mag-isolate dito sa hotel. Ngayon, meron akong lotion, may conditioner, meron shampoo at sabon, toothpaste, yes sir, toothpaste at deodorant. Meron pa ba ako ng mga pa? Yun mga sir.
Ano pa meron dito? Ganoon din tayo mga ano, mga chicheria, pagkain. Yan na rin yung mani. At nagdala din ako ng, ano, ng jumping rope. Jumping rope. Para kapag mag-exercise tayo sa barko mga sir, may mga gamit tayo. At meron mga palang binigay yung magsaysay sa opisina na bagong tumbler. Siya nagagamit. So yan sir, may bagong binigay ang magsisay sa opisina. Vacuum plus tumbler. Lagayan ng tsaa or kape. Yan may trainer pa mga sir. So sa mga nakatumbler dyan sa Pilipinas, mag-report na kayo para makakuha kayo nito. Pamigay ng magsisay sa mga crew members. Wow naman! Wow! Wow! Ayan mga sir. Ano nga, bagong brief. So yun mga sir. At ito pala, importante ito mga sir. Lagi po tayo magdadala ng sarili natin mga gamot. Sariling gamot. Dahil sa barko, i-doktor din naman tayo sa barko. Okay, gano'n po sir. At meron din tayong mga gamot doon. Meron tayong tolmok. At meron tayong mga agil. Sabar ko kasi hindi natin alam yung mga gamot doon. Kung effective ba sa atin o iyang ba tayo sa gamot na yun. Kaya ina-advise ko na magdala rin po kayo ng sarili yung gamot. Kung saan kayo iyang. Para ito magkaroon kayo ng karamdaman. Huwag naman sana malala, eh, may gamot kayo may namata, may iwasan ng matuloy itong lumala. Kung ano yung mga pinakita kong mga gamit na nandito, parehas lang din po sa isang maleta ko. Dahil nga po iniwasan natin na wala ang isang maleta. Napakamalas na lang natin sir pagka dalawang maleta yung nawala. Nangyayari yun, nangyayari sa isang kasamahan ko mga sir. Hindi niya nakuha yung maleta niya. Hindi niya alam na pati yung maleta pala ay connecting din. Kasi nag-connecting flight siya. Eh, akala niya yung maleta niya direct flight. Yung pala kukunin niya rin pala doon sa pinaghintuan niya ng aeroplano. So yun mga sir, ano na po malaman itong bagay ko na to. Yung mga earphone, meron din tayong speaker. Yung maliit lang. JBL speaker. Hindi tayo pwede magpatugtog ng malakas sa barko mga sir. Dahil may mga duty AB na natutulog kapag tayo ay gising. Hindi naman pare-pare tayo gising sa barko. May mga naka-duty na AB na nagpapahinga. O mga duty AB na oras na pahinga nila, tayo naman gising. Kaya ingat din tayo sa pagpapatugtog sa ating mga kabina. Huwag natin masyadong lakasan para hindi tayo maka-istorbo sa pahinga ng ating kapwa marino. Yung mga sir, yung pa pala mga sir, ina-advise ko din sa inyo na lalo sa mga bago pala magbabarko, bumili kayo ng ano ng paglilibangan nyo. Dahil hindi maiiwasan na tayo ay ma-homesick. Dapat libangin din natin ang sarili natin habang tayo ay nasa barko. Dahil matagal-tagal din ang kontrata natin doon, sigurado tatamaan tayo ng homesick. Dati bumili ako ng laptop pero binenta ko din. Tapos binenta ko nga na ito ng Nintendo Switch. Pero paano ko ulit bumili ng laptop mga sir? Kasi magagamit ko yun sa pag-vlog. Marami yung bagay na gustong bilhin na makakatulong sa pag-vlog natin para lalo pa tayong mag-improve sa pag-vlog. So yun mga sir, yun po ang laman ng aking mga maleta.
hindi ko na pupubuksan yung isa kasi pares na pares lang talaga yung laman niya. Pambahin mga damit, mga damit na pang party or pang pangalis. Dahil minsan lumalabas tayo ng barko pag nasa Puerto. Pag walang ganong trabaho, at pag pinapayagan tayo ni shipmate na lumabas. Kasi kailangan hatik, hindi pwedeng lahat nasa labas mga sir. So yun, kailangan natin ng damit na pang alis. So yun mga sir. Tungkol lang ako sa bigat na required para sa airport kung ilang kilo dapat ang pwede nating bitbitin. Pwede po tayong magbitbit hanggang 35 to 40 kilos. Pero wag po natin isagad dito na 40 kilos kasi hindi po pare-parehas ang timbangan ng bawat bansa. Baka may akala nyo yung bagahin nyo ay 40 kilos. Pagdating nyo sa Japan or sa Europe, is, lumagpas kayo. Baka maging 43. Ang nangyayari nyo, over baggage kayo, sir. Kaya mainam na wag natin itong isagad. Kahit hanggang 35-36 lang. Tag 18 kilos mga sir, bawat maleta. Para maiwasan natin over baggage at mag-iwan tayo ng mga gamit natin sa airport. Malas natin pagka wala tayong mapag-iwan ng gamit o mahalagang gamit pa maiwan natin, kawawa naman tayo mga sir. So yun, dapat po hanggang 35-36 kilos lang. At bakit dalawang maleta din ang dinadala ko palagi? Dahil pag umuwi tayo, syempre may mga bagay tayong binibili gaya ng kabango or mga gadget or mga pasalubong sa ating mga minamahal sa buhay, meron tayong mapaglalagyan ng maleta. Pangit naman kung maggagawa tayo ng karton o yung tinatawag na cartonite. So yun, dapat dalawang maleta para may mapaglalagyan tayo ng mga pasalubong natin, tsokolate, yan. So yun mga sir, dito ko na po tinatapos ang video na ito. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood. At sana rin po ay nagustuhan nyo ang video na ito. At sana rin po ang mga kapwa natin simon lalo-lalo ng mga bagong sasampan ng barko ng international. Sana po ay may natutunan kayo sa video na ito. At kung nagustuhan nyo po ang video na ito, huwag po kalimutan mag-like, share and subscribe. At pakihit na rin po ang notification bell para sa updated video na aking i-upload. At kung meron po kayong gusto i-suggest o i-comment, mag-comment na po kayo sa ating comment section box. At muli po ako sa Winston at kayo po ay nanonood ng Winner na TV. Maraming salamat po at God bless.